Istrikto, masungit at minsan pa'y may kagaspangan ng ugali. Yan ang katangian ng mga empleyadong karaniwang kinaiinisan sa mga opisina. Pero batay po sa isang pag-aaral, mas matagumpay daw at mas malaki ang kinikita ng mga tinatawag na mean guys sa trabaho. Si Cara David on assignment. Strikto ka ba pagdating sa trabaho o di kaya'y malakas ang personalidad at madalas makipagtalo? Heads up kapuso at baka yan pa ang ikayaman mo. Ayon kasi sa isang pag-aaral sa Amerika na lumabas nitong taon, mas malakas daw kumita ng 18% ang mean guys kesa sa mga pa-good boy. 5% naman ang lamang ng kita ng mga mean girls. In their culture, because they operate more on the fast pace, world of economy, no? So meaning they really have to be more assertive. They would be very mean on others in the sense that they would like to be more productive. May paninindigan sa gitna ng oposisyon ng ibang katrabaho, agresibo at competitive. Ito raw ang ilan sa mga ugaling hinahanap ng ibang employer. Consider as positive traits, especially when you would like to assert your point, especially on making decisions. Di naman alintana ng big boss ng isang dyaryo kung bansagan man siyang notorious sa loob ng newsroom. Bahagi na raw kasi ng kultura ng media ang mga sagad sa butong kritisismo. Siya si Vergel Santos, publisher ng Business World. Buwan ng sahod, confidential. They think I'm a harsh editor. No? I am a harsh copy handler. The truth is that I make sure I am able to justify with authority every stroke of my editing pen. Si Anthony, na ngayon'y presidente na ng dyaryo, halos 5 taon ding nakatrabaho si Vergel. Strikto at mahigpit daw si Boss Vergel pagdating sa deadlines. Dapat pulido rin ang pagkakasulat ng storya. It's always important not to take things personally. You must understand that it is within the context of trying to meet a deadline, attain an objective. Para kay Vergel, wala sa ugali ang tagumpay niya sa karera, kundi nasa husay at kalidad ng pagtatrabaho. All I know is that what pays is hard work and efficiency. Iba naman ang prinsipyo ng big boss ng sports garment shop na ito. Hanggat maaari, ayaw niya raw maging strikto. Siya si Amis Tuma, ang CEO / cheerleader ng kanyang kumpanya. Buwan ng sahod, 80,000 pesos. Hindi ko kailangan maging mean. Bottom line naman, at the end of the day, ang gusto mong mangyari is makakuha ka ng magandang resulta. Kwento ni Amis, pamilya na ang turing niya sa kanyang mga empleyado. Kulitan, tawanan at asaran. Yan ang work atmosphere dito sa shop. At kahit pa nga boss na, aba, namamalansya pa rin daw si Amis ng mga binibentang damit kasama ng ibang katrabaho. I-enjoy kami, tapos natatanggal yung pagod namin. Ayon sa isang psychologist, mas mahalaga sa kulturang Pinoy ang pakikisama at pakikisalamuha sa kapwa. We would like to work in an organization that promotes positive being, that promotes camaraderie. Sa bawat trabaho, iba-iba ang atake ng empleyado para magtagumpay. Pero sa huli, magkahalong pakikisama raw sa kapwa at husay sa pagtatrabaho ang magdadala sa iyo sa tugatog ng iyong karera. Basically, your performance will advance you. Pagka mahal mo yung trabaho mo, pagka madami kang, yun nga, na natutulungan din or nakakapag-invest ka ng goodwill sa tao, yung pera, ano yun, madali lang sumunod sa'yo. Parang gano'n. Cara David, GMA News.